Amo ko lang ang atong ginahimo diha, ginakuha nato na siya. Ang mga materials ang atong ginagamit na ato na siyang i-sterilize sa formaldehyde. Formalin siya nga gisagulag tubig na solusyon. Tapos i-moto siya gamito nato sa pagkuha sa mga suckers kung siyang ilubong or sunugon. Man atong ginahimo para to siya sa moko. But then, total dedication sa hills. Man siya atong ginahimo. Para sa tinig ng bayan, ako si Nesmaris Peo, ang City Agriculturist ng Kidapawan City. Talakayang pangsakahan, tinig ng bayan. May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiyaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiyaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City. Ganaan pa ako sa Kopiyaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos yung inantok sa duty ko. Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiyaki, yummy! Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapawan City, beside Avon. Ang iniinom mo, dapat hindi basta tubig lang. Kailangan ligtas at malinis ito. Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig. Ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 064-572-3738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean, and refreshing. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM. Ara sa Pilipinas, 17 minutos uman milabay ang alas 5 sa buntag. Sa mga tudling sa atong balitang nasunod karong buntaga, ginapasumitin na karon sa Department of Health kung DOH pinagi kang Secretary Francisco Duque III sa budget proposal ang Philippine Genome Center. Alang sa plano nining pagtindog og dugang extension o satellite offices nga nakabase sa lain-laing bahin sa nasod. Mas namugna karon ang plano sa nasampit nga buhatan tungod sa pagsuod guno nining COVID-19 pandemic. O gaingon man sa ginasagubang karon sa bahada sa virus sa mutation nining Delta variant. Matod kang Duque, dumong nining mas paspas ang genome sequencing sa COVID-19 positive samples sa mga pasyente nagikan sa mga lagyong rehiyon dinhi sa nasod Pilipinas. Giangko ni Duque nga tungod sa health expertise sa PGC. Dako ang tabang nini nga mapatuman sa ahensya ang mga pamaagi alang sa epektibong pagbatok sa pandemya dinhi sa nasod Pilipinas. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Oras sa Pilipinas 18 minutos uman milabay ang alas 5 sa buntaga, dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Ni sangko na sa $28 million o katumbas gini sa 1.38 billion pesos ang nahatag nga hinabang sa Estados Unidos dinhi sa nasod Pilipinas alang sa pagbatok sa COVID-19. Matod sa US Embassy, ang nasampit nga kantidad ang di lamang kabahin sa bakuna kundili lakip na nini ang lain-laing medical supplies o facilities nga gikinahanglang pagpaliton. Ipaniguro sa US government nga padayon sila nga mamahimong katambayayong sa Pilipinas alang sa COVID response nini. Samtang adunay uban pang mga programa nga gihatag karon ang Estados Unidos alang sa pag-alalay usaba sa atong mga kaigsuunang Filipino. Alas 5:19. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Pwede daw kuno gihapon nga dunay makalusot bisan pa man sa hugot nga pagpatuman sa border control sa gobyerno batok sa Delta variant.
Kini ang gikabutyag sa National Task Force Against COVID-19 na pinagay kang Advisor Dr. Teddy Herbosa. Human ang nabadig nga 11 ka mga local cases sa Delta variant dinhi sa nasod Pilipinas. Sigon sa sampin nga opisyal, kadaghanan sa mga nagpositibo sa naasoy nga variant ang mga returning overseas Filipino workers kung asa posibleng nakalusod sa mga border control. Tungod nini, nagpatuman o magpatuman ang gobyerno sa four-door policy batok sa Delta variant. Nasairan nga 40% nga masa makatakod ang Delta variant kumpara sa ubang mga strain sa COVID-19. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 5.20 ang atong oras. Sa lain natong mga hisgutan, nagtaho karong buntag. Moabot sa 3.7 billion ang ipalugwa karong nga pondo sa Department of Education kun DepEd alang sa dugang pondo nini. Sa anaa sa 44,851 ka mga public schools alang sa ilang maintenance and other operating expenses kun MOOE alang sa pagpakusugno sa pagbatok usab nining COVID-19. Ang pondo ilang nga igahin alang sa reinforcement sa mga bagong normal setup ug implementing sa minimum health requirements sa mga tunghaan. Matod nga Education Undersecretary for Finance Annalina Sevilla nga nahatag na sa DepEd ang MOOE alang sa ilang mga field officers ug nagalaom nga magamit gilayon ang nasampit nga pondo nganha sa mga tunghaan. Apan wa pa masuda nini ang personal nga mga apan gihatag kini bisan pa man nga wa pa face to face sa classes karon ang mga estudyante. Apan ilan ang gipangandaman nga base na mausab ang desisyon sa presidente karong umaabot nga Setyembre 2021 nga base na pwede na ang face-to-face sa classes alang sa tanang mga tunguan. Matong Education Chief Leonora Briones nga tumong niini o tumong sa DepEd nga mapadayong suportahan ang ila usab nga mga tauhan o mga tinunan, mga magtutudlo aron nga di usab mapuka na nining COVID-19 nga posible usab nga mungkatag nganha sa mga tunguan pinaagi sa mga estudyanteng musud na unya nganha sa ilang klase. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 5:22 ang atong oras sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntag. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Posible nga mudagan kuno si kaning speaker oga tagig Pateros Representative Alan Peter Cayetano isi presidente sa nasod sa tuiga 2022 national elections. Matod ka nga Cayetano, di niya ginakonsidera ang pagdaga na isip vice presidente apan pwede siyang mudagan kuno sa mas taas nga posisyon o pagka senador. Kay nun rumang nanahimo nga katandem ni Duterte si Cayetano di ang midagan kini sa milabay nga eleksyon. Inon ginatunan ni Cayetano ang moralidad sa iyang posibleng baka atbang kung ugaling muda yun siya pagka presidente din sa nasod Pilipinas. Gipang himakakan usaba ni Cayetano o ginatanaw usaba karon ni Cayetano ang posibilidad sa gidakon sa angay pagagastoon kung siya mahinayon pagdagan isi presidente karong 2022. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 5.23 ang atong oras. Ato nang ihatagan ninyo, kining taho alang sa atong panglawas na nasa linya si Tinig Dos sa Lulu Iluspa. Tinig pangkalusugan! Tinig ng Bayan! Mga higala kining Hermosa Kojic Whitening Soap nga dunay vitamin C, E ug A, dunay natural astringent. Makapanindot sa panit, dili lang sa mga babae, maayo usab sa mga lalaki. Kung nagasabon ka sa Hermosa Kojic Whitening Soap, unya ubanan nimo sa pag-inom og vitamin C ug E, inom eksaktong kadaghanon sa tubig likay bulad sa adlaw og pagbilar dali nimo makita ang resulta. Kay sa tinuod na mga higala, ang mga pampaputi nga sabon dili sa diha dayon makita nimo dayon ang resulta. Sagad mo epekto ka na agikan tulo hangtod ngadto sa upat ka bulan. Apan kung apilan nimo sa mga nahisgotang bitamina, kaon o sabog, prutas o gulay, dali nimo mamatikdan ang kabag-uhan. Maoy ingon nila, dili murag sili nga pagkaon nimo halang dayon. Mauna ka ng uban, usa pa lang kasimana, undang na. Di pagani mahurot ang sabon kay ngano, oy,
Nangita naman og puti nga murag bond paper ang iyang nawong og lawas. Dili na inana oy. Mao'y ingon nila, dili ka na sili nga inigkaon halang dayon. Dunay mga pangutana nganong kasagaran man ang mga kabatan-unan nga naa sa poverty stage. Mao'y sagad mataptan og pimples kon bugas-bugas. Kinitungod sa maong mga edad, mas taas na ang level sa hormone sa lawas sama sa testosterone sa kalalakihan, og hilabi na sa mga kababaihan nga nakasinati na og menstruation. Ah, mauna ha, kung babae, menstruation, gidugo na. Kung lalaki, naanay testosterone. Kung tigulang na ang babae, menopause, ang lalaki, menopause, ay este, andropause. Sa maong higayon, kinahanglan likayan sa mga kabataan nga i-freak ang ilang pimples kay magresulta kini og buslot og magbilin og ulat ang imuhang ang maong pimple. Maong usahay, mo rough road ang imuhang naong nga moingon murag nahulugan og durian. Ang mas maayong himuon mao ang pagpanghinlo kanunay sa naong og lawas hilabi na bago matulog og pagmata sa buntag aron mawala ang mga nitapot nga mikrobyo. Ang pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap nindot kaayo aron mo hamis ang kutis. Likayan usab ang kanunay nga paghawid sa naong kay ang hugaw o mikrobyo gikan sa mga gihawiran nga butang maadto sa naong og maghimo og kadaot. Kaning atong kamot hugaw kaayo ni kay bisag asa ra ta mo gunit. Tungod niini mga higala mao na ang ingon namo, text kamo sa 0928-6767-031. Para sa Tinig ng Bayan, ako po si Kalulu Eluspa, balitang pangkalusugan. Tinig pangkalusugan, Tinig ng Bayan. Alas 5.26 ang atong oras. Sa daghang salamat Tinig Do sa Lulu Iluspa sa atong pagbalik mga balitang probinsyal. Human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Anyong haseyo! Gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea para iwas ma-scam? Tunguhin ang tanggapang makakatulong sa'yo, ang Flycore Korean Office. Flycore Korean Office. Mahalaga ang government-to-government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng Flycore Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwanang sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiahon ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycore Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata. Maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycore Korean Office na matatagpuan sa 3rd Floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maririn silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycore Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Oras sa Pilipinas sa 29 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag. Ato nang duwaton ang signal gikan sa may mega market ning Dakbayan sa Kidapawan. Ana sa linya si Tinig 7 Grace Labagnao Castellano. Tinig ng pamilihan, Tinig ng Bayan. May buntag sa
sa karon atong sayron ang presyo sa prutas dinhi sa Kripahon City Public Market sa mga nagaplano magpalit og prutas. Ang apple nasa 10 pesos ang isa, na itag 25 pesos ang isa, na po itag 35 pesos ang isa. Ang orange na itag 35 pesos ang isa, pwede tatlong 100. Ang watermelon nasa 25 pesos ang kilo, ang grapes nasa 300 pesos ang kilo, ang tundan mukabat sa 40 hangtod 50 pesos ang kilo, depende. Ang papaya murado na sa 40 pesos ang kilo, ang sulop na sa 30 pesos ang kilo, ang Chinese pomelo na sa 70 pesos ang kilo, ang mangga pico na sa 70 pesos ang kilo, ang langka na sa 100 pesos ang kilo, ang pinya na sa 40 pesos ang kilo, ang avocado na sa 40 hangtod 50 pesos ang kilo, ang melon na sa 60 pesos ang kilo, ang pongka na sa 10 pesos ang isa, ang saging na binangay na sa 40 hangtod 50 pesos ang kilo, ang melon na sa 50 pesos ang kilo, ang ambassador na sa 80 pesos ang kilo, ang lemon na sa 25 pesos ang kilo. Mukha na ang presyo sa prutas din sa Kripahon City Public Market sa Nadella Store. Para sa Tinig ng Bayan, ako po yung Tinig 7, Grace Labagnaw Castellano. Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan. Daghang salamat, Tinig 7, Grace Labagnaw Castellano. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan. Karon sa laray sa atong mga balitang probinsyal, Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Pagasugda na sa National Task Force Against COVID-19 og National Vaccination Operation Center kun NVOC ang deployment sa unang batch sa Johnson anti-COVID vaccines sa Bangsa Moro Autonomous Region on Muslim Mindanao Convarm. Kinauman nga miabot din sa nasod ang 3.2 million doses sa Johnson & Johnson made a vaccine gikan sa US COVAX donation. Ana sa kinatibukang 30,000 doses ang single shot vaccine nga miabot din sa o dito sa ilang probinsya, particular dito sa may Tawi-Tawi kagahapon. Og kini ipatuman ang rollout sa mga munisipalidad dito sa Sitangkay, sa Turtle Islands o ingon man dito sa Mapun Island sa nasampit nga probinsya. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Sa laing bahin karong adlaw maabot ang 13,000 doses sa bakuna bato COVID-19 dito sa may Jansana Airport madugang may Ronel Rivera nga kini gipadangat ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. kaniya sa natigayong pulong kagahapong adlaw dito sa Jansan. Gibutyag sa mayor nga 7,800 doses sa Johnson & Johnson alang sa senior citizen, 110,000 doses alang sa mga empleyado sa fishport o kaning industry, 5,000 doses alang sa transport sector o laing mga essential workers. Gibutyag sa mayor nga kun na dili madilatar ang plano posible sa buwan sa Oktubre, mahuman nga mabakunahan ang mga taga Jansan. Sa pamahayag ni City Chief Executive nga mi pasalig si Galvez nga lima kaadlaw una mahurot ang bakuna, pwede nga direkta nga mutawag kaniya alang sa dugang vaccine. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Alas 5:13 ang atong oras sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Nakaanda mo hatag dili lamang food pack sa pan na bisan ayudang pinansyal ang DSWD 10 na alang sa mga pamilya nga apektado sa panginabuyan nga epekto sa ECQ restrictions sa dito sa Hinguog City. Kini ang gitinawan ni DSWD 10 Regional Director Mariflor Dolyaga atubangan sa Coordinated Operations to Defeat Epidemic Team nga mibisita dito sa Hinguog City. Mingon si Dolyaga nga gipangayuan na nila ga mga dokumento sila City Mayor Oscar Moreno o City Mayor Erica Canyosa aron ipadala sa DSWD Manila alang sa approval. Samtang naghangyo ngadto sa Department of Labor and Employment 10 sa ilang central office aron mutunol sa duha ka syudad dito sa nasampit nga rehiyon alang sa dugang hinabang, samtang kini napailawom sa enhanced community quarantine. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Oras sa Pilipinas, alas 5:34. Karon sayron nato ang mga panghitabo usaba ditong dapita sa may Davao Oriental. Ana sa linya si Tinig 12 Jeline 7. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Yes, kaubang Jeline.
Alas 5:34 ang atong oras. Ato lamang balikan, no? Si Kaubang Chilin. Okay, ana sa linya. Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan. Andrew, ipailaw na usap sa Modified Enhanced Community Quarantine ang munisipyo sa Carago human gi-recommenda sa National Interagency Task Force sa Milabang Adlaw sa ang tibuok Davao Oriental mabutang sa General Community Quarantine. Ang mga desisyon gikan sa pagtugot sa Regional IATF o Provincial IATF tungod sa nahimong hangyo sa Carago Incident Management Team o sa local government sa Carago nga magpabilin nga anaa sa mas hugot na quarantine classification ang munisipyo tungod sa padayon paghihapon nga pagsaka sa kaso sa COVID-19. Epektibo kagahapong adlaw ang maong quarantine status dinhi sa Carago kung asa ang kanan nga mahugot nga pamaagi ipatuman gihapon. Sa pagkakaroon, padayon ang swab testing, contact tracing din sa munisipyo sa Carago kung asa 47 na ang bagong aktibong kaso sa maong sakit. Sa tikas bahin, nikabat sa 500,000 pesos ang kantidad sa ilegal na kahoy ang nasikop sa Anti-Illegal Logging Task Force sa Department of Environment and Natural Resources 11 o DENR o Community Environment and Natural Resources Office sa Barangay Malibago, Katiil, Davao Oriental. Sumala pa, nga anaa sa 13,390 ka board feet ang maong kahoy nga matud pa paingon Davao City ang maong transaksyon. Base sa Sentro Baganga nga dugay na gihimong surveillance sa maong pagpamutol kahoy sa maong lugar busa nagpahigayon na kini sila og operasyon. Sa pagkakaroon ginaimbestigahan na kung kinsa ang nanag-iya sa maong kahoy tungod walay papeles nga mapakita ang maong operator sa sakyanan. Kamatikdan nga nagapahimangno ang DNR 11 Regional Executive Director Pagani Fidel Ivasco sa Anti-Illegal Logging Task Force sa Tibuok Region 11 nga hugdan ang pagpatuman sa mandato sa ENSA aron nga maprotektahan ang kinaiyahan sa rehiyon. Sa pagkakaroon, anaa sa kustodiya sa Community Environment Natural Resources Office sa Baganga, Davao Oriental ang nasikop ng mga kahoy. Sa pikasbahin, patay ang usa ka 3 anyos na bata human kini na positibo sa sakit ng COVID-19 sa Mate City, Davao Oriental sa niaging adlaw. Sumala pa kay Mate City Information Officer Ben Pisona nga unang na-confine among pasyente sa Southern Philippine Medical Center. Dugang pa niya nga nagliso o ginhawa ang bata tungod sa pulmonya nga dala sa COVID-19. Ang maong bata nga nakabsa ng kinabuhi, unang pinakabata nga pasyente sa Davao Oriental nga nakabsan siyang kinabuhi tungod sa maong sakit nga COVID-19. Para sa Tinig ng Bayan, Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan. Daghang salamat kaubang Jeline Seban gikan dito sa may area sa Davao Oriental. Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan. Atong lakbitan kining taho gikan dito gyapon sa ulohang bahin sa Mindanao. Tinig ng kanayunan. Nagpadala na ang Department of Health kung DOH Carago og 5 ka mga sample sa gikan sa 12 ka mga crew sa tugboat Clyde og barge Claudia nga nagpositibo sa COVID-19 ngadto sa Philippine Genome Center alang sa imong genome sequencing aron masayran kung unsang variant ang mitapot kanila. Malauman si City Administrator Ray Dishata nga unta dili Delta variant amigo sa maong mga tripulante. Ilabi na nga gikan sa Indonesia ang nasampid nga mga pasyente diin maoya nasod nga ipasenter karon sa COVID-19 dinhi sa Asia tungod sa kadaghanan sa ilang mga natalang Delta variant. Sigon sa opisyala, 11 ka mga tawo na ang na-trace nilang nakahaguyhoy sa 12 gikan sa 20 ka mga tripulante sa barko og barge Claudia nga na-isolate na nga taga Butuan City. Aron na ilang makabot ang incubation na period nga 7 ka adlaw adiser ipaswab ang 11 sa ilang na contact trace sa gilangkuban sa 3 ka mga swabbers gikan sa DO Plaza Memorial Center nga nakabase sa Agusan del Sur. 3 ka mga ahente kondiin ang usa kanila taga Butuan City samtang ang 2 padung untag Metro Manila apan na hold adiser sa ilang paglupad sa eroplano. Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan. Alas 5:39 ang atong oras sa karon atong sayron una ang mga panghitabo didtong dapita sa may P. Palma dinhi sa probinsya sa Cotabato. Ana sa linya si Tinig 11 June Villasoto. Tinig ng kanayunan.
Tinig ng Bayan. Maraming salamat at magandang umaga. Kakaibang balita ang ating nasaga sa kaintila ng pulisya dito sa bayan ng Midsaya kung saan isang individual ang tatlong beses na inaresto dahil sa iisang kaso. Sa ulat ng palabas, si Police Lieutenant Colonel Rolly Oranza, ang hepe ng Midsaya at Municipal Police Station na isang nagnangalang Nick Esparagosa Valenzuela, 57 anyos, isang latero o plumber, walang asawa at presidente ng barangay Upper Glad 2 sa bayan ng Midsaya ang inaresto dahil sa paglabag noon ng mga panuntunan sa curfew hours noong March 18, 2020. At dahil dito ay ipinakulong ng barangay officials at mga tano dahil nga lumabag ito sa curfew at nalaban sa mga otoridad. Ngunit nagpiyansa itong si Valenzuela noong mga panahon na yan. Kanya nga lang, hindi nito dinadaluhan ang lahat ng kanyang mga trial hearing sa korte sa kaugnay nga sa kasong isinampa sa kanya na direct assault batay sa Revised Penal Code Article 148. At nangyari, noong October 2, 2020, ay nagpalabas si Judge Christine Camandero Kulaway, ang presiding judge ng Municipal Trial Court na nakabase dito sa Barangay Sadaan ng isang warrant of arrest. Muli, nag-jump bail na naman itong si Valenzuela at hindi pa rin ito dinaluhan ang lahat ng mga trials na kanyang kaso. Simple lang naman sana kung nakipag-ayos agad ito sa mga barangay officials at sa mga tanod na kanyang binastos at talagang sinuway. Kaya nitong huli, isa na namang warrant of arrest ang pinalabas ni Judge Christine Camandero Kulaway at ito ay may petsang June 28, 2021 sa ilalim ng criminal case number 11030-20 at muli itong ipinaresto. Itong ang akusado na si Nick Esparagosa Valenzuela ay kasalukuyan na namang nakakulong. Pero ano ang kakaiba dito? Wala nang piyansang inirekomenda ang huwes para sa naturang kaso na kung tutuusin, dalawang beses na siyang nagpiyansa dahil lamang sa paglabag sa curfew hour. Ano ang pinaayon dito kay Colonel Oranza? Ano ba ang moral? Yung ano bang kakaiba sa usaping ito? Mm-hmm. Isang simpleng kaso, paglabag sa curfew hour, hindi dinaluhan ang kanyang mga hearings, nag-warrant of arrest, nag-jump bail. Pangalawang beses, nag-warrant of arrest na naman, nag-jump bail pa rin kung kaya't ni-revoke ng korte ang kanyang karapatang makapagpiyansa. Paalala ng opisyal, huwag manlaban sa mga otoridad, lalong-lalo na sa mga panuntunang sinusunod ngayon sa panahon ng pandemya sa ilalim ng IATF. At pangalawa, daluhan ang lahat ng mga hearings o yung mga summons na pinapadala ng korte dahil talagang magre-recommenda ulit na o maglalabas ulit ng mandamiento de arresto ang mga huwes sa mga bahagi ng Pilipinas dahil sa simple lamang na parang binabaliwala ang lahat ng mga hearings o yung mga pagdinig kaugnay sa kasong kinakaharap. Kung kaya pag pinagdidiinan talaga ng opisyal ng aming PNP Midsaya dito sa lahat ng mga mamamayan, wag umastang parang sanggano o magmamatigas sa mga taong nasa katungkulan o yung persons in authority at kailangan kapag nagkasuhan na ay kailangan harapin ang mga asuntong kinakaharap. So yan ang latest na balita para Jun Villasoto mula dito sa Pipalma area nagbuulat. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Daghang salamat kaubang Jun Villasoto gikan sa may Pipalma area dinhi sa probinsya sa Cotabato. Oras sa Pilipinas, 44 minutos na human milabay ang alas 5 sa buntag. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Ulang tudling sa atong taho karong buntaga alang sa atong balita nga probinsya. Tinig ng kanayunan,
tinig ng bayan. Padayon karong ginakondina sa Integrated Bar of the Philippines kon IBP Davao City Chapter ang pagpatay sa abogadong si Seti Hilda Mahinay Sape o gabana nini nga si husband Muhaymin gawa sa ilang pinoyanan dito sa Solariega Subdivision Barangay Talumo o gitawag gini nga derogation of the rule of law. Gikondina sa mga grupo sa abogado ang pagpatay sa mga biktima o giawag ang kapulisan o guban pang enforcement agency nga imbisigan ang krimen o dadon ang hustisya batok sa responsables krimen. Nanawagan sa bang grupo nga panalipdan ang katawhan o siguraduhon ang kaluwasan sa mga abogado aron nga mahimo nila ang ilang trabaho nga walay kahadlok, harassment, ingon man. Bahad sa ilang kinabuhi, una nang gibudyag ni Colonel Kirby Craft, Director sa Davao City Police Office, nga padayon pa nila karon nga ginaimbisigahan ang mga posibleng suspect nga may palayos krimen o gwa na usab mi hatag pa og dugang nga impormasyon ng opisyal gumikan kay nagapadayon ang pagligid sa ilang imbestigasyon. Usa ka gitutukan sa mga otoridad karon ang personal grudge ingon man ang kaso nga gikuptan na sa mga nahisgutan nga may kalabutan na sa land dispute. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Alas 5:46 ang atong oras sa atong pagbalik atong suwayang makauban ang BFP Magpet. Kagabong adlaw nakauban ni kaubang Loy Rosario ang PNP Magpet. Karon atong siron ang nanahimong dagan unsa bay development sa ilang investigasyon no sa BFP. Kailang bigit nining pagsunog nining kuano lawas o saka individual dito ang dabida sa may Magpet North Cotabato. Atong siron, kumusta na usab ang kondisyon ug saon ang paagi gayud usab na hito ba kini subay sa ilang pagtugi o pagsusi sa nasampit nga insidente. Oras sa Pilipinas, alas 5:46 na. Ingon man, sa atong pagbalik, atong ihatag ninyo mga balitang lokal. Human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Kayupan mas ganado sa produktong sigurado MMV's Premium Muabags pag-asenso ang inyong mga baboy, manok o bibe, bakaw, kapayo, kanunay, bakana, o MMV's Premium. Aron paspas ang pagkangko, maayo ang resulta, MMV's Premium, maayong magpatubo. Sweetheart, ready na! Wow, ka-sweet ba? Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee. Kabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart. Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati. Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha. Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee. Unya, sweetheart, ha? Garlic Plus with sodium ascorbate. Estrella, Taganama, 50 anyos. Gabaligya kong prutas. Sa akong trabaho, usahay, ni kahapon, lamigid ka ayoy, kaon unya, dayong higda sa kakapoy. Maunang nagka-diabetic ko. Kulbaan gani ko, sir, kay kining akong TL, kini-kini-o. Sa una, perting dugaya, gini maayo. Mauto nga, nagpa-check up ko sa health center. Sa akong sugar, ug taas, gid siya. Maunang kuyawan na ko, sir. Pertigid na kong ampo nga, unta, manormal. Normal, gid siya balik. Kaluhay baya sa Ginoo. Karo normal na gid siya. Minor lang gid ko, kanon, soft drinks. Tapos kaning Garlic Plus, usagin ni sa nakatabang sa ako ah. Dati, vitamin C o katong akong ginatumal. Karon kay tipid-tipid sabta, nakita na ko ning Garlic Plus nga naanay vitamin C. Ug kutob karon, mauna gyud ni ang akong ginatumal ug kaluoy sa Ginoo, normal na sugar sa akong lawas. Salamat lang pud ko sa Ginoo, Sir Baug, sa Garlic Plus. Garlic Plus with sodium ascorbate. Kalusugan ay ligtas sa Garlic Plus. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM. Oras sa Pilipinas, alas 5:48 na sa buntag. Karong atak na itong makauban karon ang investigator sa BFP Magpet. Kailang bigit nining nahitabo nga pagkapaso, pagkasunog ining usa ka individual. Dinhang dapita sa Magpet North Cotabato. Kumusta ang development sa ilang investigasyon? Ana sa linya, si FO1 Ronel Suanco. Atong makauban karong buntaga. Hello sir, maayong buntag. Live lang sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kinabawan. Maayong buntag sa mga sir, kag sa mga ating kalaminaw.
Opo. Sir, kumusta? Unsa na yung resultan? Asa na karon ang investigation sa BFP? Ang unang pangutana ining sa to ang mga tigpaminaw manggod. Ngano nga naabot sa pag unsa ni pagritaso ni anang backhoe kini nga si kini nga nanahimong biktima sir? Sa mga investigar sa ato ang fire scene nakit-an ang nasuspitsaan ng tatlo ka tangke sa kasyata din o naimaso. So, sa ganung angle, confirm talaga na kahatiin yung ako. Then, ang dahil ginamit niya acetylene, so siyempre mainit at mainit dito yung acetylene. Oo. Then doon po siya sa pagputol po sa may fuel tank. So pagputol ng fuel tank, doon po pagputol ng fuel tank, yung fumes ng diesel, then doon po sumikabi yung apoy. Bakit po nakarating itong biktima, sir? Itong si Rogelio Bartenes dyan sa may dyan sa location ng backhoe. Taga dyan lang po ba itong biktima, sir? Kasi initially, yung address nitong ginamit is Kinapawan? Confirm, sir, na Kinapawan, sir. Mm-hmm. Then, sa Kinapawan, then may kasama siyang yung tatlo niyang anak. Mm-hmm. Yung isa, yung kasama niya is yung dapat niya sa isa, then yung dalawang bata. Then yung dalawang bata is nasa tabi ng fire scene. Mm-hmm. Then yung kasama niya talaga sa pag sa trabaho is yung sa pag trabaho nila is yung kanyang binatang anak. Mm-hmm. Then, opo. Sir, pag-aari po ba nila itong backhoe, sir? At sa investigation ninyo, bakit po nila nire-retaso? Ito, planong retasuhin ito pong backhoe, sir? Under investigation pa, sir, nagpapatuloy pa yung investigation dyan na scene. So, kukuha pa kami ng ibang statements ng mga taong involved sa kaso, sir. Naka-standby lang po ba itong backhoe, sir? Sira na po ba ito? Matagal na po ba itong stranded dyan po sa area saan na nangyari itong insidente? Based sa paglilibot, confirm, sir, na matagal na po yung backhoe. Mm-hmm. Matagal po yung backhoe sa area. So, saan po particular nangyari ito, sir? Sa gilid po ba ng kalsada dyan po sa may barangay poblasyon? Sa Puro Kabisig, Republasyon sa may lapit din sa lapit daan, sir. Mm-mm. Ano po ang hanap buhay nito pong biktima, sir? Nitong pamilyang ito, sir. Ito po ba talaga hanap buhay po ba nila itong buti bakal ba tawag natin diyan? On investigation kami dyan, sir. Mm-mm. So this time hindi pa natin na matatawag na pagnanakaw ang ginawa or tawag nito or nadiskitahan lang nila ito pong equipment na ito. Investigation pa kami, sir. So in-depth pa namin yung investigation within this week, sir. Mm-mm. So after the incident, sir, wala po bang at least other individual na nag-claim na pag-aari po nila itong backhoe na nasunog, sir? So far, sir, wala bang yung attestation na claim or payment ng backhoe. Okay. So gaano po kalala ito pong sunog na natamo ng biktima, sir? And how about yung equipment? At least, di po ba naabo? Ang biktima ay nagkaroon ng second degree burn. Mm-hmm. So, second degree burn is mabot po sa laman yung sunog. So, ngayon tayo nasa proper health care po siya. Then, yung mga equipment is nagkita po namin yung tatlong tangke ng acetylene at isang maso. Mm-hmm. Posibleng ginamit sa kanilang trabaho. Mm-hmm. At nandito
andun pa rin sa sink. Oh, technically sir, paano po may pagsabog po ba talagang naganap sir or diretso sunog lang? Etong may nag-apoy lang. Marami tayo sinigiging angle sa pwedeng sumabog, pwedeng pika na lang, may pressure na lumabas sa fuel tank, but, pwede rin pwedeng nag-ignite yung acetylene. So, itingnan pa namin yung angle, sir. So, investigation mo kami, sir. So this... di po kami nag-limit sa isang ano lang, sa isang scenario. So, itingnan namin yun. Pero, unti-unting nabubuo na po yung ano sir, yung kaso sir. So this time hindi pa po malinaw, hindi pa po klaro yung sinasabi nating tawag nito. Ang dahilan ba is yung pagbutas o pagtama nitong acetylene dyan po sa linya ng krudo or mismong ang acetylene tank ang sumabog at nasunog sir? Sa acetylene tanks, tingin namin po ng acetylene tanks. So far, lamang may sumabog na acetylene tanks. So, okay. Misregard na namin yung acetylene tanks na yun ang sumabog. So, focus lang kami sa mga liquids na meron na backup at mga flammable liquids na nandun po. Hindi po ba pag-aari tawag nito? Hindi po ba nautusan na may-ari nitong backhoe ang nasabing biktima sir kasi parang pinaghandaan kasi may dala silang acetylene tanks. On investigation yun po kami sa So lastly sir, ito po bang pinangyarihan ng insidente is ano po ito? Tambakan po ba ito ng mga heavy equipment o ito lang nag-iisa na naka-standby o na-stuck dyan po sa nasabing area? Ang backhoe po isang nag-iisang heavy isang equipment na natira sa fire scene po sir. Based sa ating ocular investigation. Sa gilid lang po ba ng kalsada sir na parang iniwan kasi sira? Yes sir. Okay po. Maraming salamat sir ano sa initial sa pagbigay po ninyo ng initial investigation po ninyo sa insidenteng ito. Maraming salamat po FO1 na Ronel Suangco ang investigator po ng BFP Magpet. Magandang umaga po sa inyo sir. Magandang umaga din sa inyo. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Inyong nadunggan ang investigator sa BFP Magpet kalambigit sa nasampit nga insidente. Alas 5:57 na ang atong oras aton nang dawaton kini nga taho duha ka mga motor nagasungag tulong sakay ang nangaangol. Ang detalye nini ana sa linya si Tinig 13 Lizel Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa Maran, ang tulo ka individual human nga nagbangga ang parehong ginamanehong motorsiklo ni ini nga Honda XRM ug Mitsubishi gahapon sa Barangay Luhong Antipas, Cotabato. Sa report, giila ang mga biktima nga sila Santiago Dulan Jr., driver sa Honda XRM, 47 anyos, residente sa Barangay Dato, Abon, Antipas, ug ang sakay ni ini nga iyang pagumangkon nga si Harvey Espiton, 17 anyos, ug residente sa Dama Wato Tulunan. Samtang nailhansab ang driver sa Mitsubishi motor na si John Tumilap, 22 anyos, ang residente sa Barangay Santa Cruz, Coronadal City, South Cotabato. Sa nahimong investigasyon sa mga kapulisan, parehong ginasubay sa duha ka motor ang National Highway sa managlahing direksyon. Gikan matod pa sa lungsod sa Tulunan ang Honda XRM, samtang ang Mitsubishi gikan sab sa Arakan nga padulong sa Kidapawan City. O pag-abot sa korbadang bahin sa nasangpit nga lugar, nag-overshoot ang ginamanehong Mitsubishi ni Tumilap, hinungdan nga ni Bangga kini sa kasugat ni ining Honda XRM. Samtang dali dayong gidala sa Balay Tambalanan, ang 17 anyos nga sakay sa Honda XRM, human kini nawad-an sa panimuot. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Tinig 13, Lizel Anyon Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Oras sa Pilipinas, alas 5:58. Dayang salamat, kaubang Lizel Banga. Naintang na atong siren ang mamahimong dagan sa panahon. Ana sa linya gikan pag-asa DOST sa Mayawang Airport. Ang atong kaubang si Edward Panulino. Tinig ng Bayan. Weather update. Weather update.
update. Yes, kasabang Edward. Okay, wala sa linya. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Okay, wala gyapon. Okay, ato lamang sulayan na lang unya sa ikaduhang bahin sa programa nga Tinig ng Bayan. Ang paghatag na ito ga update kailang bigit nining mamahimong dagan sa atong panahon. Karong nga buntaga, atis man lang hinggawa si Haring Adlaw. Karong nga taknaan, no? Tinig, so, why, dag-ong Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Okay, punto alas 6 na ang atong oras. Wala na kita igong oras sa atong pagpanaguban. Ning unang hunat sa programa nga Tinig ng Bayan. Inyong na dunggan kagaya sa unang bahin sa atong tulumanon, si Kaubang Loy. Musunod na siya nga nasa atong ikaduhang hunat nining programang Tinig ng Bayan. Atong kauban nga rin, si Kaubang Grace. Kini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok. Manamilit kaninyo magaingon. Ang nagbakabanang katauhan mo ay mataog dalungan sa malambuon nga kadilingban. Maing buntag, ganatong tanan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ang vitamin A, E at C, importante para maging masigla at maputi ang balat at makinis ang kutis. Kaya para sa puting pantay at puting alaga, Hermosa Kojic Whitening Soap ang isabon sa pagligo at paghilamos. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap ay may kakayahang tanggalin ang skin pigmentation, melasma at iba pang skin problems. Ang Hermosa Kojic Whitening Soap mapalit na sa mga butika. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishbowl, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapawan City, beside Avon. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family.